Hello guys, welcome back to my channel. Mapagpalang araw sa ating lahat. Blessed morning everyone. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang topic ko po ngayon ay kung ano ba ang dapat nating gawin sa loob ng ating bahay para tayo ay mas pasukin ng swerte at magaang ating pakiramdam. Yung walang stress. Free from any stresses sa mga problema. Ayan. Pagising po natin sa umaga, siyempre po, mananalangin na tayo sa taas. Magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natatanggap. Maliit o malaking biyaya, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Tapos po, buksan natin ang ating mga bintana. Buksan ang pintana. Ang pinto, maski sandali lang eh. Buksan mo lang din ang pinto. Maganda po yun para pumasok ang mga blessings. At saka maganda rin po yun sa hangin. Nagpapalit po tayo ng hangin. Pumapasok ang mga fresh air, lumalabas yung mga lumang hangin na sa loob ng ating tahanan na nagpapalit po. At pumapasok ang grasya. Papasukin natin sa umaga yung grasya. Pangalawa po, maglinis po tayo ng bahay. Magwalis po tayo sa umaga, magpunas-punas, magpatugtog ng music habang nagwawalis-walis para masaya ang ating umaga. Mumiti agad tayo sa umaga, magwalis-walis, magpunas-punas, ayan, o kaya mag-ingat-ingat, at basta nakasmile, and be thankful always. Magwalis na tayo, alisin natin yung mga negative energy sa ating bahay. Makakatulong din po ang mga pampaswerteng ating ginagawa, lalo na po yung mga dinikit natin sa pinto o malapit sa main door, yung mga ginawa natin, makakatulong po yan to attract positive energy sa ating bahay. Maganda po kung meron kayong wind chime sa pinto, maganda po yung wind chime. Kasi talagang ano siya, yung sounds niya, lalo na yung wind chime na meron pong ano, yung balahibo ng manok, ayun, nag-a-attract po yun ng mga positive energy, swerte-swerte po yun sa bahay. Yung wind chime, at saka yung mga ginagawa natin pampaswerte sa table, yung bigas, yung asin, yung tubig, yung bawang, maganda po yan, lagi pong meron yan sa ating bahay. Huwag po kayo magpapawala ng asin, isang basong tubig, kung saan po may mga negative energies, maglagay kayo ng isang basong tubig. Ayan, asin, bigas sa table, sa altar. Ayan, yung mga lucky coins, pwede po lagay natin sa isang party ng ating bahay. Ayan, tapos makakatulong din po yung mga display na pang-akit ng swerte, kagaya niyan. Ayan, yung mga lucky cat, yung mga money tree, makakatulong po yan. Nakaka-attract din po yan. Kasi pag nakikita mo siya, alam mo na, you're attracting positive energies eh. You're attracting wealth into your house. Customers. Yan, yung mga elephant na nakataas yung trunk, yung horse na display. Makakatulong po yan sa atin, yung mga pampaswerte. Kasi pag nakikita mo, alam mo na inaakit mo yung wealth sa iyong buhay. And importante din po yung mga indoor plants, yung mga buhay na halaman sa loob ng ating bahay. Lalo na po sa may sala o sa kwarto natin, maganda po yung mga halaman na ayan, yung mga lalo-lalo na snake plants, spider plants, money plant, maganda po sa loob ng bahay yan. Nag-aakit po ng kasaganaan at nalilinis niyan ang ating hangin. Nalilinis ang ating hangin na na-absorb niya yung mga carbon monoxide at nagre-release siya lalo sa gabi ng oxygen na atin namang kailangan sa ating katawan, na ating nalalanghap. Nalilinis niya ang hangin. Kung meron po kayong mga lumang kalendaryo na isang taon pa o orasan, o meron kayong wall clock na hindi na umaandar o walang baterya, lagyan nyo po ng battery kasi negative po yun. Pag yung wall clock nyo, or yung orasan nyo, yung alarm clock nyo, patay, parang hindi maganda yun kasi kailangan laging alive. Laging tumatakbo ang ating buhay. Tumatakbo. Parang simbolo yung orasan eh, na kailangan lagi siyang, pag tinignan mo siya, siya talaga tama yung oras niya. Kasi parang negative kung pag nakapatay siya, para bang malungkot at parang hindi maganda yung vibes. Kailangan yung orasan natin sa bahay, lagi pong may battery o kung sira na, itapon na natin. At yung lumang kalendaryo, itapon na din natin. Marami namang bago. May mga libre namang pinamimigay na kalendaryo, lalo na sa mga palengke o sa mga drugstore.
Yan, maglagay po tayo din ng mga, lagi tayong maglagay ng prutas sa table. Ang prutas kasi, bukod sa maganda sa ating kalusugan, ay simbolo din ang kasaganaan. Yung mga prutas, bigas, simbolo yan ng kasaganaan. Asin, yan. Tapos yung salamin po natin sa bahay, hindi daw po maganda ang salamin nakaharap sa pinto. Always remember na ang salamin po ay hindi dapat nakaharap sa main door. Hindi po maganda yan. Maganda po ang salamin nakaharap. Kung may maliit kayong salamin sa cash register, doble kita po, ibig sabihin nun, doble ang kita. Or sa pinto, or sa kwarto po, pero huwag po nakatapat sa inyo yung natutulog kayo. Huwag niyo po itatapat. Kasi parang dati po yung salamin ko nakatapat sa akin, yung pagising ko, nakikita ko siya. Para bang nagkakaroon nga ako ng panaginip, bad dreams. O inalis ko po siya, nilagay ko lang siya sa gilid. Ang salamin po hindi dapat nakatapat sa iyo pag natutulog ka. Baka mamaya pagising mo ka nang pamakita mo sa salamin. Ah, joke lang po. Ah, ayun po, yung kailangan hindi nakatapat sa iyo pag natutulog ka. O hindi nakatapat sa main door. Pwede po may maliit na salamin ka sa cash register. Maganda po. Yung kama din po natin, guys, hindi daw po dapat nakaharap yung kama sa pinto. Dapat po nandun lang siya sa side. Huwag po nakatapat ang kama sa pintuan. Hindi daw po maganda yun sa feng shui. Ayan. At marami pa pong iba. Sana po ay nagustuhan niyo ang video to. Yun lamang po muna. Susunod na po siguro yung iba. Siyempre po, ang lahat na ito ay sa panalangin pa rin natin sa taas. To God be the glory.